Inilatag naman ng ilang Pinoy scientists at academicians ang kanilang rekomendasyon sa ginanap na 45th Annual Scientific Meeting sa Maynila. Kasama dito ang mapabilis na maipatupad ang universal health care at magamit ang artificial intelligence sa mga programa ng gobyerno. May ulat si Rod Lagusan. Pagdating sa pagpapatupad sa mga bagong pulisiya ng pamahalaan, hindi maikakaila na malaki ang maitutulong kung ito ay nakabase sa siyensya. Sa isinagawang 45th Annual Scientific Meeting sa pangungunan ng National Academy of Science and Technology, na siyang pinakamataas na recognition and scientific advisory body ng bansa, nagbigay ng panukala ang ilang Pinoy scientists at academicians. The resolutions. Resolutions are action points or interventions that we think specific agencies of government have to implement in order to realize democracy, developmental democracy in the Philippines. I think we have a better grasp of the importance of science as a basis for policy or programs now. You know why? The COVID-19 pandemic has shown how important science is. Kasama sa rekomendasyon ang pagpapabilis ng pagpapatupad ng universal healthcare, pagpapataas ng antas ng edukasyon sa bansa, disinformation at misinformation analysis, at paggamit ng artificial intelligence para makatulong sa mga mamamayan. Ayon kay NAS Philippines President Jaime Montoya, ang annual scientific meeting ay pagkakataon para sa palitan ng kaalaman hinggil sa makabagong siyensya. To give information about the role of science and technology in national growth. So, and to address certain problems which are actually relevant and important now, today. We have to make sure that science and technology contributes to democratization, meaning making the benefits of science and technology available to all and to the maximum benefit of the population. Bahagi ng kanilang mandato ang magbigay ng rekomendasyon sa Pangulo, Gabinete at Legislative Body na maaaring maging basehan sa pagbuo ng mga batas at polisiya ng pamahalaan. Sa tulong din ng National Unified Agenda, titiyakin na hindi masasayang ilalaang pondo ng pamahalaan. May roadmap kung anong researches o pag-aaral ang prioridad na tingin nilang makakapagbigay ng solusyon sa kinakarap na pangunahing problema. Para sa national scientist na si Lourdes Cruz, isang biochemist, na nakilala sa kanyang contribution sa biochemistry ng toxic peptides mula sa laso ng fish hunting Conus marine snails, karagdagang pondo sa larangan ng siyensya ang kailangan. Comparatively small compared to yung mga ibang countries. We have not reached the 1% or ngayon more than 1% na suggestion by UNESCO, the UN. We want para more scientific, evidence-based as a practice, science-based, evidence-based decisions in crafting policies also. Hindi maikakaila ang tulong ng siyensya, teknolohiya at inobasyon sa ating buhay. Kaya ang patuloy na pagbibigay ng pagpapahalaga dito ay tiyak na makakaambag sa pagpapabuti ng buhay ng bawat Pilipino. Rod Lagusad, para sa Bayan.